po, binisan na po natin yung bawang, bawang sibuyas at luya. Inuna ko yung luya, tapos bawang, tapos saka sibuyas. 1 to 2 minutes, eto na po, ilagay na natin itong ating alamang. Ilagay na po natin yung alamang, hinugasan ko po ito, tsaka sinala ko. Pinatuluan ko sa gripo para matanggal yung sobrang alat niya na nakababad. Isa lang po natin sandali yung yung alamang. Pagkatapos po natin mag-isa yung alamang mabuti, lagay na rin po natin yung dalawang paminta para bawas lansa. Yan, dalawang pamintang durog po yung nilagay ko. Tapos po natin mag-isa ito, ilagay naman po natin yung ating panahog. Ito po, yung mga alimasag na nabili namin. Lagyan na po natin yan. Pinutol-putol ko na po. Tinanggalan ko na rin yan ng para talagang malasa. Isa po natin mabuti. Isa po natin ng maayos. Yan po. Pagkatapos po natin mag-isa ng maayos yan, ilagay na po natin yung ating gulay. Ito po yung langka. Pinakuluan ko na po ito. Tinapong ko yung unang kulo saka yung pangalawa para siguradong matanggal po yung pinaka pinagbabara nila. Pero ito po, nabili po namin to ng medyo buo-buo pa. Kaya kahit na papano, hindi masyadong babad ko sa palengke. Yan, lagay na po natin yan. Medyo apaw po yung ating kaldero. Ito yung napili kong paglutuan. Hindi masyadong mahalo, kaya ilalagay ko na rin po itong yung pangalawang tiga ng gata. Para mag-isa na po yan ng maayos. Pagka medyo lumambot, pakpan po natin pagkatapos nito. Pero ilagay po muna natin itong ating panimpla. Ito pong pork cubes, nilagyan ko para may pampalasa na pork. Ito, lagay na rin po natin yung isang magic sarap na para malasa-lasa. Haluin po muna natin bago natin takpan. Para kumapit po yung pantay yung magiging niya, lasa. Meron po ako natirang sa lechon lechon lempo na mga balat-balat. Isama ko na rin po ito. Kasi hindi ko kayang makunat. Ilagay ko na rin, sayang. Galing po yan sa lechong liempo na nabili namin nung kahapon. Yan, ilagay ko na rin po para mapakinabangan dito sa niluluto kong langkang, ginatang langka. Yan. Antayin po natin Hindi na po ako masyadong maglalagay ng pampaalat o patis kasi yung alamang po, 10 pisong alamang yun nilagay ko, pero pinatuluan ko po ng bahagya yan sa gripo para matanggal yung sobrang alat niya. Kayo na lang po ang bahalang mag ng alat kung depende po sa panlasa ninyo. Ito po, takpan po natin ito. Po natin, medyo maliit po yung aking takip kasi yung malaki kong takip nabasag ng aking asawa, nag-imbento sa kusina, kaya hindi pa ako nakakabili ng pamalit na malaking takip. Antayin po muna natin kumulo at tumambot bahagya, magbigyan matiktik yung lasa niya. Haluin po muna natin, tapos ilagay ko na rin po itong itong nakuha kong tanglad sa aking pananim. Lagyan po natin ng tanglad habang pinapalambot po natin yan para sipsipin yung unang pangalawang piga na inilagay natin na sa baw. Hayaan lang po natin ganyan, takpan po natin ulit. Ayan po, papalambot na po natin ang bahagya. Naging piece na bahagya yung sabaw. Pero kanina, hinalo-halo ko pa rin po ito para maiwasan na magtutong sa ilalim at saka magpantay na rin po yung pagkakaluto ng gulay.
Ito po palang langka na niluto ko, isang kilo. Pati po yung alimasag, isang kilo din po yung isinahog ko. Kasi hindi naman pwedeng itatabi ko pa sa ref yan. Kaya inilagay ko ng lahat. Pinagsama-sama ko na. Pwede na po natin ilagay yung unang piga. Para kumapit pa yung pinakagataan niya. Ito po yung unang piga ng isang gata lang po yung nabili. Kaya dadagdagan po natin ang ibang hindi kasi natansya ng asawa ko, siya tagapamalengke dito sa amin. Ako tagaluto lang. Dagdagan na rin po natin ito. Ito yung gata ko na pang emergency. Kinuha ko sa tindahan na rin. Lagay na po natin yan. Haluin po natin. Bagya. Yung tanglad po, nilalagay ko lang sa ilalim para kumatas ng kumatas po yung lasa niya sa paggulo ng gata. Takpan po ulit natin hanggang sa umimpis po yung pinakasabaw niya. Para masarap po talaga yan. Mapaparami ang kanin yun yan. Yan po, check po natin ulit. Ayan na po, napakulo na po natin ang halos 20-30 minutes na yata. Pero kanina, hinalo-halo ko pa rin po yan. Medyo natutuyo na po yung ilalim niya. Nararamdaman ko na pong, medyo dumidikit-dikit na. Inikman ko na rin po kanina, ayos lang yung alat. Hindi na po talaga ako naglagay ng patis o asin kasi nga yung alamang po niya, 10 piso yun. Yun ang inilagay ko. Yung tanglad sa ilalim pa rin po. Ngayon po, ilagay naman na po natin itong sili. May labuyo na, may green pa. Pero yung dalawa po, buo lang para maganda pa rin ang tsura niya. Ilagyan ko ng 4 na labuyo kasi medyo mas maganda yung medyo may kagat-kagat na anghang. Aking asawa ay mahilig sa sili. Half bicol at half may baisiha. Ako naman medyo hindi ako masyado sa maanghang. Purong samar ako pero hindi ako masyadong sa anghang. Medyo nawawalan ako ng gana pag nangangagat na ng todo. Northern samar at eastern. Hindi ako masyadong sa sobra sa anghang. Hindi ko kinakaya. Naiiyak ako. Kaya ang asawa ko, kadalasan siya na lang ang nagdudurog ng sili niya. Ayan po, tik-tik na po yan at luto na rin. Mas masarap po talaga ito kung magata. Pero kung ako po, gusto ko pa sanang lagyan ng isa pang koko mama. Para masarap talaga. Depende po sa budget ninyo. Depende rin po sa gusto ninyo. Kung gusto niyo pang mas magata, pwede niyo pa pong lagyan. Pero ito po, parang gusto ko pa lagyan ng isa pang koko mama. Lagay ko na din po ito. Para medyo nagmamantika-mantika. Hindi ko na po yan sinabawan. Nilagay ko lang po yung unang yung pangalawang piga. Tapos unang piga. Tapos dalawang koko mama na po nilagay ko. Konting kulo na lang po ito. Luto na rin po ito. Ganyan po yung pagluluto ko ng langka. Basta't may mabili lang naman din po akong ganitong medyo maliliit na alimasag po ba ito. O talangka o alimasag. Mas masarap po ito kaysa yung baboy lang ang sahog. Ayan, sobrang sarap na po yan. Magluto po kayo ng ganito. Ako po ganito ako magluto kadalasan. Pero napakabihira ako pong magluto sa kusina. Sobrang daming trabaho sa tindahan at sa bahay. Okay po, luto na po ito. Isang 1 to 2 minutes lang po, luto na. Patiktikin ko lang masyado yung gata para maluto pa yung konting gata niyang huli ko nilagay. Luto na din po yan. Ayan po, napakulo ko na po ulit ng halos 5 minutes na. Luto na po ito. Salamat po sa panonood niyo. Nakuluan ko siya ng 5 minutes para maluto yung huling gata, iwas panis kasi aabot po ito ng 2 araw sa amin o 3
Ito lang po kasi ang kinakain ko, hindi po kasi ako nag-rice. Kaya siguradong mauubos ko pa rin kahit na medyo marami. Salamat po sa inyong panonood. Ganito po ako magluto ng ginataang langka. Thank you po and God bless everyone.